Yes, Boss Peter Enrica, magandang hapon. Formal lang sinampahan ng kaso sa korte ng Las Piñas City Prosecutor's Office ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Bago mag-alas 3 ng hapon, kanina kinasuhan si Juanito Jose Remulla III ng paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa piskalya, base sa mga nakalap na ebidensya ng mga otoridad, kinakitaan nila ng probable cause o sapat na batayan para kasuhan si Remulla III. Sabi ni Attorney Jenna Marie de la Cruz, Prosecution Attorney ng Las Piñas City Prosecutor's Office, pinag-aralan nilang mabuti ang mga inilatag na ebidensya laban kay Remulla III. Nakapaloob sa inquest resolution na base sa affidavit ng Customs Examiner na nadiskubre ang parcel ng marijuana noong hapon na October 4, 2022. Idineklara ang parcel bilang hoodie sweater mula sa Amerika at ipinadala na isang Benjamin Hoffman mula sa San Diego, California. Nakakonsign ng parcel kay Juanito Remulla III na may address sa BF Resort Village sa Las Piñas City. Binuksan ng parcel sa harap ng mga tauhan ng PIDEA at ng NAIA IADTG para sa examination kung saan nadiskubre ang pinatuyong dahon ng marijuana. Noong October 10, 2022, naaprubahan ang request ng mga otoridad para sa control delivery operation. October 11, ganap na alas 10:50 ng umaga, inihatid sa bahay ni Remulla III ang parcel na tinanggap naman ito. Dito na nagpakilalang PIDEA agent sa mga operatibang naghatid ng parcel at inaresto si Remulla III. Ayon sa prosecution, non-bailable o walang piyansang isinampang kaso laban kay Remulla III dahil sa dami ng mga nadiskubring marijuana sa kanya. Ipinaubay naman ng City Prosecutor's Office ng Las Piñas sa City Prosecutor ng Pasay City ang paghawak sa mga kasong paglabag sa Section 4 ng Dangerous Drugs Act o Importation of Dangerous Drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Itong Radyo Patrol 46, Johnson Manabat, ABS-CBN News. Johnson, maitanong ko lang. So, saan nakapiit ulit ngayon si Juanito Jose? Ayon dun sa prosecution attorney kanina, si Attorney De La Cruz ay nasa kustudiya siya ng PIDEA sa Quezon City. Aha, okay. Johnson, October 4, tama ba yung sinabi mo? October 4, nung dumating yung parcel sa Pilipinas? Tama yun. Rica, nadiskubre yung parcel. Ibig sabihin, nandito na sa warehouse sa Pasay City. October 4, nagsagawa ng examination ng Customs Examiner at nag-request ng physical examination kung saan nadiskubre yung nilalaman ng sinasabing hoodie sweater. Base doon sa declaration na ang laman pala ay dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000,000 piso. Mm-hmm. October 4, dumating yung parcel. October 11, isinagawa yung controlled delivery. Pero October 13 lamang lumabas kung sino at kung sino yung nag-receive. Bakit inabot ng 2 araw before inilabas sa media kung sino yung nakatanggap nitong parcel na ito? Natanong natin yan kanina sa panig ng prosecution. Sinadya nila, sabi ng abogado ni Attorney De La Cruz, na mag-news blackout kahapon dahil doon sa high profile na kaso at ayaw nilang ma-impluensyahan yung kanilang isinasagawang investigasyon laban doon sa Remulla III na pinapasampahan ng kasong paglabag sa dangerous drugs dahil sa mahigit 1,000,000 piso or 1.2 million pesos na halaga ng kush na tinanggap niya mula doon sa California. Sa pagkakaalam ko, Johnson, no, nakipag-usap din ang PIDEA sa PNP at sa iba pang may iba pang kasama ng task force na ito. Alam na ba nila na itong si Juanito Jose Remulla III? Alam na nila kung sino ito before pa mangyari yung naging control delivery? Walang ganon. Base doon sa information at sa inilabas na inquest resolution ng piskalya, actually ni hindi na magit doon kung sino o anong relasyon niya doon sa kalihim ng Department of Justice at nung isinagawa, bagay itim ang gagaling dapat sa PIDEA. Pero sa panig ng prosecution kanina, hindi yun factor, hindi issue kung sinong kamag-anak, sinong kakilala itong sinasabing subject ng operation doon sa control delivery nung parcel na naglalaman pala ng kush. Walang nababanggit, Johnson, na may iba pang mga suspects na inaresto. Ibig ba sabihin, nag-iisa talaga siya? Wala. Base dito sa information at sa inquest resolution, siya lamang yung sinampahan ng kaso dahil siya lamang yung tumanggap noong control delivery mula sa California nitong nakalipas na October 11 ng 10:50 ng umaga. Wala siyang kasama dun sa ano ba? Kondo ba yun? Bahay? Ano ba yun?
bahay, base dun sa dokumento, eh yun yung bahay mismo ng Remulla III at siya mismo yung tumanggap. Base dun sa pag-uusap, nakadetalye kasi dito yung sinasabing pag-uusap, since ito ay controlled delivery, nagpakilala yung mga ahente ng PIDEA bilang delivery. Mm-hmm. Nung parcel, tinanong si Remulla kung kayo po ba si Juanito Remulla. Sumagot naman yung Remulla na opo, ako po yun. At sinabi niya na hindi niya kilala kung sino yung Benjamin Hoffman na pinanggalingan nung dokumento. Pero dahil ang sabi ni Remulla, hindi raw niya kilala, pero kung nakapangalan sa akin, yun ang sabi ng Remulla sa kanyang statement, sige, tatanggapin ko yan. So hinanapan siya ng ID at nung pagtanggap niya nung parcel, ay doon na nagpakilala yung mga ahente ng PIDEA na sila ay otoridad at inaresto na itong si Remulla III. One more, Sir Johnson. No? Sinabi ng BOC na makikipag-usap na sila sa counterpart nila sa US, yung US agency na nag-handle nitong, nitong delivery galing kay Benjamin Hoffman. May idea na ba tayo on update tungkol dito? Dito sa dokumentong hawak ko, walang pahayag ang Bureau of Customs kung merong ganun silang magiging hakbang para makipag-coordinate doon sa pinanggalingan ng shipment kung saan nga ay sa San Diego, California. Ito ay base lamang doon sa ipinresent ng ebidensya ng PIDEA at ng PIA, NAIA, IADTG, yung Anti-Drugs Operations Unit sa airport kasi nanggaling doon yan, binala sa warehouse. Nung magsagawa ng inspection, tsaka lamang na-discover na merong illegal drugs doon sa shipment na ang palabas ay syempre legal na shipment ng hoodie sweater mula sa US.